What's up, mga favorite kong pamangkin? It's your favorite uncle Tito B ng Tito Padyaqueros of Calamba. At nandito na naman tayo sa ating food vlog series. At ngayong second episode, okay, January 1st, 2023, ang ating ibablog ay ang sumang galing ng Nagkarlan. Okay? At itong Edna's Peanut Roll, okay? Isang pasalubong na inangkat pa nila sa isa sa mga bayan din dito sa Laguna. But apparently, nabili nga ito sa Nagkarlan. So, ito ang ating ibablog ngayong second episode. Kaya, tara na, samahan ako. Alright! So, umpisa natin dito sa suman. Itong mga traditional na suman na to, usually, kapag mahal na araw, kami nakakakain ito. Okay? And, bihirang-bihira. Okay? Kasi nga sa palengke or yung maalam gumawa. Pero ito, pasalubong galing Nagkarlan ni Big Daddy. Amoy pa lang, alam mo nang talagang gawang Pinoy. Nandun yung amoy ng ginagawa. Hindi kasi siya yung basta-basta niluluto lang sa oven. Alam niyo, gumagamit sila ng traditional na lutuan. Okay? And hindi siya basta-basta, ano yun yung LPG? Ginagamitan siya ng kahoy usually. Okay? Para maluto. So, tignan natin. So, yung suman na kailangan ng sausawang asukal. Okay? So, kukuha lang ako ng asukal. Be back in a bit. Okay? Antayin nyo ako. Okay? So, ito. Ang ating sumang malagkit. Okay? Hindi siya yung sumang yapos. Hindi din yung suma na nabibili natin dun. Yung nakabalot ng kulay dilaw. Okay? I forgot what we call that one. Pero ito. Masarap siya. Okay? I would say na talagang malagkit ang ginamit kasi merong mga nabibili na suma na nahaluan ng kanin. Pero ito, yun o, mostly malagkit talaga. Hindi ko yung kanin o yung ginagamit natin talaga sa pagkain natin ng breakfast, dinner, and lunch. Or breakfast, lunch, and dinner. Sorry. Tapos usually ang presyo ng ganito pagkakatanda ko 5, 10, 15 per piece. And then mas nakakamura siguro kapag maramihan, I don't know. Pero wouldn't cost you that much. Okay, so one down, mga kamangkin. At kape ang ipantutulak natin. Hydro Flask baka naman. Yun. So, pangalawa, tingnan natin, ito mga tatlo, yun yung capacity ng chan ko. Masarap din ito kung sasawsaw mo either sa Milo, okay, or sa milk, yung mga powder milk. It's up to you, it's up to you naman. Pero the good thing with this suman ng Nagkarlan is that
malagkit, malagkit ang ginamit. Okay? Mm. So, kamusta ang karamihan sa inyo ngayong January 1? I'm sure nag-enjoy sa kainan kagabi. Inuman, ang mga nakararaming iba nagse-celebrate pa rin. So, kailangan natin mag-tone down. Oo, karamihan ng kinain natin eh matataba. Kanin, di ba? Eh, sasabihin nyo, kanin naman yan. Well, at least, hindi siya tulad ng mga kinain natin kagabi, di ba? Medyo noche. Malagkit. Sakto. Sakto yung lahat niya. Kapit-kapit tayo dyan. Bagong kulo eh. Kaya lalagyan ko ng konting water. Hydro Flask. Baka naman. Napaganda yung Hydro Flask. Well, kaya ako makakapag-comment kasi nagagamit namin and talagang insulated yung water mo. Pag talagang mainit lalagay mo, mainit, pag malamig, at talagang tumatagal. Okay, so, shout out sa Hydro Flask. Bekay naman. So, yun nga lang. Bukas, pasok na sa work. Okay. 2nd of January. First Monday. So, pangatlo. And I think, solved na ako sa tatlong suman. Okay. So, habang may kwento ng inyong favorite uncle sa inyo. Well, namasyal kami ngayon. January 1. Okay? Went to the church. Visit my brother, uncle, who passed away 3 years ago. Okay? Tito Kim. Shout out there. Up, up, up. After that, punta kami ng Bukal sa bahay ng favorite ante ninyo. Bumisita, of course. Okay. Kwentuhan. And then after that, punta kami sa Mabuhay, sa Mamati. Bumisita yung ante. Pinsan ni naman. So, ayun. Masarap. Masarap to. May problema sa lasa. Tagalihin ko rin yung malangke. Kalani ko. Okay, nakaba ng mga sumang probinsya. Rather than suma ng city. Ano talaga? Puro na malagkit na bila ang dinagamit. Walang daya. Kaya masarap. Okay? So, takpan ko na muna yung sugar. Baksin lang ganyan. So, susunod natin ito. Edna's, yan, Edna's peanut roll sa lubong. Inangkat pa sa kanlalay bin yung Laguna. But, nabili sa Nagkarlan. So, tikman natin isa. Crispy. Ang yung texture. Lasa mo yung peanut butter. Mm.
Sarap, ha? May mga ano siya, fresh peanuts. Tapos parang pinahidad niya ng peanut butter. Alam ang lasa. Sulit. Kasi nabili ito dun sa mga, if I'm not mistaken, sa 3-4-100. Yung 35-8, if I'm not mistaken. Pero, sulit siya. Sulit siya. Para sa midnight snack. Midnight snack agad yan, no? So, yun. Let's give our verdict. Okay? Ayun, welcome back sa ating verdict. So, unahin natin i-review yung suman. Yung suman, panalo siya. Okay? Yung texture, okay? Talagang alam mo ang ginamit ay malagkit. Yung taste niya, tamang-tama. Pero, merong ilang part na sobrang lambot. Okay? Which, ayoko naman sa suman ng ganun. Kumbaga, sorry sa salitang gagamitin ko, mga pamangkin, yun yung lamuta. Hindi siya masarap pag ganun. Pero kumpara sa mga suman na nabibili namin dito sa palengke ng Kalamba, mas panalo itong suman ng Nagkarlan. So I will give this 9 out of 10. Hindi namang Edna's Peanut Roll na nabili sa Nagkarlan pero inangkat sa Canlalay, Binian, Laguna. Panalo din siya. Texture, taste, okay? Yung crushed peanuts, okay? Tsaka yung pinahin na peanut butter, it was really delicious, okay? Sulit din siya kung dun sa 3-4-100 or even dun sa 35-8, okay? So, if I were you, if you visit any towns here in Laguna, try their delicacies like yung suman sa Nagkarlan, as well as itong Edna's Peanut Roll, okay? Nabili sa Nagkarlan, pero inangkat sa Canlalay, Binian, Laguna. So, that's it. Okay, that's it for our second episode ng ating food vlog series. Don't forget, libre mag-like, sarap mag-share, and hindi mag-subscribe. So, this is your favorite Uncle P2B. At, that's a subscribe.